No, mahigit 4,000 na. Hindi pa kasama dyan yung actual usage of Picure dito sa Philippines that are also supported by laboratory results. Remember, we have so many people here who are sick, who are suffering from various diseases, may ultrasound, may mga lab test, nag-take ng Picure, after a few days, nag-iba ang kanilang lab results. Hindi pa kasama yan sa 4,000 clinical studies. Kapag dadagdag natin dyan, aabot na po ng baka dodobli na. Dodobli na ang nandyan, no? Okay. So, that is for tricamine. The next ingredient natin dito is the piperine. Piperine, by itself, is also a food supplement. Okay? Piperine is also a food supplement. Ginagamit yan as isa, as mood enhancer. Ano ibig sabihin ng mood enhancer? Meron po ba sa atin dito ng mga moody, may mga mood swing, mga hot flashes, sa Tagalog may sumpong, ayun. Bigyan nyo ng sili. Pag hindi nagpakatino, ano? Hindi, piperine po, piperine. But, for Picure, we're not using piperine as a food supplement. Hindi natin siya ginagamit as a food supplement. Ginagamit natin siya as a bioavailability enhancer. Meaning, yung curcumin, which is so potent na dahil in-extract na natin sa luyang dilaw, sa powder, in-extract na natin yung compound, ini-expand pa natin ang effect niya by 1,000% using piperine. So we're not using piperine as a food supplement, although it is, no? But we're not using it as such. We're using it as a bioavailability enhancer. Okay? Let's go. Now, because of this, ang Picure, the Picure by itself, no, is now known or can be considered as the food supplement with the highest oxygen radical absorbance capacity. Here is a list of some of the food that we are familiar with. Sabi nila, an apple a day keeps the doctor away. That's 207 ORAC value, or the ability to fight free radicals. A free radicals, ito yung sumisira sa katawan natin. Kaya ka nagkakaroon ng cancer dahil sa free radicals. Kaya ka nagkakaroon ng mga emphysema dahil sa free radicals. No? Kaya nasisira ang tuhod mo, arthritis, mga free radicals yan. And so on and so forth. So kailangan natin labanan ang free radicals with antioxidant. Kaya kumain ka doon naman sanas araw-araw because it keeps the doctor away. Eh, kumpara naman po natin yan sa effective ORAC value ng Picure, which is 1.5 million. This is equivalent to 2 truckloads of apple to get the same benefit or the same ORAC value. So, alam po ba din niya ngayon kung bakit 4,000 clinical studies na ang meron to support curcumin? Diba? Dahil ito ay nakakatulong sa very wide variety of diseases. Bakit? Halos lahat ng diseases na yan ay nagagaling sa mga free radicals. At ang ina-atake natin ay yung free radicals at na tutulungan kaagad ang tao na labanan ang iba't ibang klaseng sakit. So, naunawaan po ba natin ito? Okay. Pag tinanong tayo, ano ang ORAC value ng Picure? The answer is 159,000. Okay? What is the ORAC value of Picure? 159,000. But because of piperine, and once it enters the human body, the effective ORAC value is amplified to 1.5 million, meaning the body can absorb it 10 times better than ordinary curcumin. Okay? So, naman natin ang pagkakaiba dun, ha? Sa actual ORAC value at saka sa effective ORAC value. Okay? Para bang yung boses natin. Anong boses ko ngayon? Pero may amplifier. Diba? Nagbago ba ang boses ko? Hindi naman. Pero pag nilagyan ko ng mic, tumataas ang lumalakas ang boses ko. The same with curcumin. ORAC value of curcumin is 159,000. Once inside the body, it is amplified to 1.5 million. Okay, can we explain it clearer now? Kasi nalilito sila, bakit naging 1.5 million? Sa internet, pag inalap ko, 159,000 lang. Diba? Okay. So let us look at the other component of... Oh, okay. This one. Saan nakakatulong ngayon ang
biker. Nakakatulong siya sa napakaraming sakit. Pero isang halimbawa na lamang ito, no? Just to borrow that slide that was used by Rigel last week, no? And he spoke a little bit about cancer, which is the second leading cause of death in the world today. Ano ang unang-una? Cardiovascular disease. Heart and vein, blood pressure, and cardiovascular disease. Ang number two, cancer. Diba? Yeah, yan ang number two. Cancer is a class of diseases in which a group of cells display uncontrolled growth. Saka yung lumukul, may sugat, lumaki na lumaki na lumaki, uncontrolled cancer. Okay? Cancer is an invasion that intrudes upon and destroys adjacent tissues. Sinisira niya, no? And sometimes, nagde-metastasize siya or spread towards other location by the lymph node or through the blood. Pinamasakit. Kunyari, meron kang intestinal cancer. Pag may isang cell doon, cancer cell, na nakawala. Nakawala. Dumalo sa bloodstream. Usually, hindi naman nakaka-survive yun. Hindi sila magkasya sa mga tiny blood vessels or namamatay sila along the way. Pero kung yun ay naging successful at nakalanding somewhere else, let's say naglanding sa lungs, at magre-reproduce na siya doon, nag-metastasize na, tawag doon. Okay? Pero hanggat nandun siya sa sarili niya, doon sa pinanggalingan niya, yun lang ang ginagamot. Pero pag nakarating na siya sa ibang area, dumalo na siya sa bloodstream, no? Yun ang naging problema. And 4 years ago, in 1 year alone, 7.9 million people namatay sa cancer. Kalahati ng populasyon ng NCR, parang ganun karami, ang namatay sa cancer in the year 2007 alone. Next slide, please. Some factors of cancer, tobacco, paninigarilyo, yan. Diet and obesity, yung kapag lumalampas, obesity, ilang percent ba yan, overweight? 25% overweight? 25%. Kunyari, 150 pounds ka lang dapat. Dumagdag ka ng 25% dyan, ano? Naging 187.5 pounds ka na, obese na tawag doon. Infections, radiation, stress or lack of physical activity, and environmental pollutants. Ano yung dito pinaka... Saan tayo naka-expose dito ngayon? Radiation. Saan ka nagang radiation? Sa cellphone. Okay, tutulungan ko kayong lahat maligtas sa sakit na cancer. Iwan lahat ng cellphone dito. Okay? Oh, sige, saan pa kayo exposed dito ngayon? Stress! Sino dito walang stress? Taas na tamay. Okay, sino dito ang walang environmental pollutants? Wala? Wala? Wala ba dito taga Palawan o taga Tuligaraw? Taga Mountain Province o saan? Okay, and diet and obesity, infections, okay. So ito ay natutulungan ng Picure. Paano natutulungan ito ng Picure? Because curcumin inhibits cancer at initiation, promotion, and progression. Ibig sabihin yan, nagsisimula pa lamang ang cancer, initiation, nagsisimula pa lamang, natutulungan na siya. And then, sa promotion, lumalago, maasenso. Siya yung pagkalat niya, no? So, curcumin can help fight cancer in all of these stages. And curcumin is found in our Picure. Isa lang ito sa tulong ng Picure. Napakarami na itutulong ng Picure, di ba? Yung Alzheimer's disease, yung ano kakalimutin, yung kakalimut na ano na bang password ko? Hala, umunod kayo ng Picure. O, pipirat ng phone. Sabi, password restoration. Hindi ko naman pinapalitan ang password ko. Original pa rin yun. Sige, tingnan natin. Pagtingin natin doon, ang password doon, yung pangalan na ng anak niya, yung gano'n, pinalitan mo na yun. Nakakalimut ka na. Okay, sige. Let's go to the next one. Ito, marami pang medical conditions na natutulungan ng Picure. Bakit natin dinidiscuss ito? Again, kalahati ng Moringa Pure Plus ay Picure. So it is important for you to be able to explain. Kasi pag sinabi natin na Moringa Pure Plus, kung ano-ano kagad iniisip natin eh, nakakalimutan natin na may Picure siya sa loob eh. So lahat ng goodness ng Picure
can still be found dito sa Moringa Pure Plus. Okay? And then next, meron siya cardiovascular protection, fights against cancer, anti-inflammatory, treatment for inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis, cystic fibrosis, leukemia, liver, Alzheimer, against other diseases, and a natural weight loss program. Alam niyo ba kung bakit ibang distributors natin hindi pumapayat kahit may Picure? Gusto niyo malaman? Yes! Simula nung nag-global leader sila, nakakakain na sila ng malusog. Diba totoo? Yes! Sabi natin bang weight loss yan? Weight loss nga, ikaw lang umunda na ating pamumuhay. Dati twice a day, lang yung two times a day. Okay, sige, let's go to the next one. Oh, at least na-justify ko kung ba't kayo nag-weight gain, ha? Okay, umuhin ko ang itera. Ito naman ang, sa Tagalog ay malunggay. Sa Bisaya ay kamunggay. Sa Ilocano? Marunggay. Kamunggay din? Marunggay. 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 Dati parang purple, marun. Marunggay. Sa Bicol? Kamunggay. Ito lang kasi may marunggay spelling dyan. Malunggay is a complete multivitamin vegetable. Ito yung sinasabi from A to Z. It is rich in vitamins, minerals, protein, essential amino acids, and phytonutrients, which aid the immune system. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi essential amino acids? Di ba may mga amino acids, may essential, merong... Ano itong kakaiba nila? Isa importante, isa hindi. Yung non-essential, meaning the body can produce it from the food that we eat. Yung essential, meaning the body cannot produce it, we have to take it. So, Moringa Unifera contains some essential amino acids, those that the body cannot produce. We have to take it. It provides nourishment to the eyes and the brain. It strengthens the cell structure of the body and delivers powerful nutrition for everybody. Okay. Kapag ang isang tao mahinang kumain, matamlay, walang kana, ano nangyayari sa kanya? Bumababa immune system. Pag bumababa immune system, nagkakasakit. Okay. Ang isang tao may sakit, malakas ba kumain? May kana ba? Malusog ba? Masigla ba? So in other words, siya ay nawawalan din ng gana. At kapag walang gana kumain, siya ay malakas ba immune system? So parang chicken and egg. Wala kang gana, matamlay ka, ayaw mong kumain, magkasakit ka. May sakit ka, wala kang gana kumain, matamlay ka, magkakasakit ka ulit. Eh, paano naman kung binigyan natin ng powerful nutrition? Natutulungan ba ang kanya ang taong ito? Yes! Masusuportahan natin ang kanyang immune system. Kapag nasuportahan natin immune system, magiging mas malusog at mas malakas siya. Mas ligtas siya sa ibang sakit. O kung may sakit siya, may kakayanan ang kanyang katawan na lumaban sa sakit niya. Yes! Dahil meron siya may ito. Ito ang nakadisplay sa atin ngayon. Akala kanina nila mayroong mag-offering dito para sa mga ninuno at ang walang manok na pupukulo. Bakit meron ito dito? Ang Moringa Unifera contains protein katulad ng sa yogurt. Masarap ba yogurt? Yes. Magkano isang ganito? 35, 20, depende yata sa brand. Okay. So, this one contains protein. Para saan ba protein? For growth, di ba? And development, growth, okay? But Moringa Unifera contains 9 times the protein ng yogurt. So, parang siyam na ganito. Ito, nakita nito maraming ito. Yan, siyam na yan. Yun. Yan. Ganyan karami ang equivalent na protein ng Moringa Unifera. Sabi nila, kumain daw ng orange, may vitamin C. Ayan. It contains half the vitamin C of orange. Pero, alam niyo ba kung bakit half? Dahil ang ating Moringa Unifera ay dried.
pero kung ito ay fresh moringa oliveira, it contains like 7, if you